ano, magandang araw muli mga ka-business. Pumili si Chef Birdie ng munting ibon na dito sa Australia. Bubulol pa na. So ayun oh, magandang umaga ulit at maraming salamat muli. Una-una po, papasalamat muli ako doon sa mga nagsasubscribe at doon sa mga ka-ibon na nagko-comment po doon sa portion natin sa munting ibon na dito sa Australia. Ako po'y natutuwa. At dumadami na po tayong mag-iibon lalo na po doon sa Pilipinas. Natutuwa po ako parati kapag nakakita ako, nakakarinig ng isang kabataan o may edad o nasa mid-age na napupunta sa pag-iibon. At least po, bakit po ako natutuwa? Naiiwas po sila sa mga pagsusugal, pagdodroga o sinasabi natin kung ano pa man o sa masamang bagay. At least po, kasi po sa ibon, kahit kung maghahapon kayo na niya, pag nahilig ko kayo sa ibon, hindi ko kayo makaalis. Kulang ho ang oras sa ibon. Dahil sa gusto nyong mapalabas, gusto nyong makuha tong gantong mutation, badgie pa nga lang ang ano eh, sa akin, no, parakit pa lang ho, tsaka badgie yan. Meron din akong ibang ibon, pero yung iba, nakikita ko talaga marami silang klaseng ibon. Basta ko kaya naman i-handle, wala akong problema yan. Dahil kayo naman ho ang mag-aalaga ng sarili nyong ibon. So, ang gusto kong pag-usapan ngayon, kaya ako masaya, shoutout kay Team Reggie TV sa Batangas dahil nag-comment sa akin, sana daw po kapag ako ay nag-vlog ulit o nag-episode sa ibunan, sana ako matakel ko o mapag-usapan ko yung ano, pamamaraan kung paano hindi madidehydrate o mamamatayan ng ibon pagdating ng summer. Alam ko mainit po dyan, pero swerte po tayo sa atin sa Pilipinas. Kahit po mainit, meron nung moist. Hindi ko katulad dito sa Australia. Kapag dating ng summer dito, iba ho humid dito. Dry ho. Kaya hindi ko kami pinapawisan. Hindi ko pinapawisan. Kung hindi ka talaga magtatrabaho ng gusto, hindi ko lalabas ang pawis nyo. Hindi ko katulad dyan sa atin, gumalaw ka lang ng konti, talagang papawisan ka. Dito, matindi init pag damero. So, Reggie ng Batangas, maraming salamat at napili mo ko para mapagtanungan sa issue na yan. Marami na ako naging experience yan sa atin. Una, tackle natin dyan sa atin. Dahil dyan sa atin, kapag dating ng summer, dahil ako parang ganito rin yung aviary ko. Screen, full screen, tapos na yung mga ibong ko nakasabit. Pero ang ginagawa ko doon, simento ang ang baba nyo, ang flooring. Ang ginagawa ko sa atin, inaanuhan ko, ine-sprayan ko ng tubig. Pagdating ng 11 o'clock, nag-spray na ako ng tubig bago yung paligid nyo, yung lupa, ine-sprayan ko din ng tubig yon. At saka ang ginawa kong pamamaraan noon, yung aking ibunan, nasa halos ilalim ng mangga. Kaya kahit mainit, hindi ganun ng ano, kasi meron siyang nasisilungan ng mangga. Sana, kung meron kang area na may mapaglalagyan ng ibunan mo na nakita mo naman na safe sila, doon mo siya ilagay at least sa ilalim ng puno para pagdating ng summer, unang-unang tip ko yan, pagdating ng summer, maginhawa ang ibon mo. Diba, kahit nga tayong tao, pag summer, ano tayo sa ilalim ng puno, may tuyan tayo doon, diba? Nakakapahinga tayo. Dahil ang ano, andarang ng ano, nasasalo ng puno, at the same time, yung nilalabas puno, yung oxygen, nasasagap natin, diba? So, palitan tayo, carbon sa atin, oxygen naman sa mga dahon. So, yun ang isa kong tip. Tapos yung ano, yung sa puno, sa ilalim ng puno, tapos hindi diligan mo ng tubig. Pagdating pala ng 11, magdilig ka na ng tubig. Tapos pagdating ng after 1 hour, lagay mo ulit para continuous yung moisture. Para yung ibon mo maginawahan. Diba? Doon pala sa labas yun, yung pinag-usapan natin sa labas ng aviary mo. Ngayon, kung ang aviary mo naman nasa loob ng bahay, mainit din, diba? So, yung pinaka-top na ganito, lagyan mo ng box, yung karton, huwag kang maglalagay ng wood, ang ilagay mo box. Dito sa ganito, tapos tungtong sa area na to, at least yung box mo, naandaw sa sa ibabaw, tapos may ano rito, may extra dito.
Kasi yung box hindi ano yan eh, hindi talaga inaano masyado ng init niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, pagka kayo nag-umpisa, mag-observe kayo, nakita niyo yung magmamanok, pagka yung mga tipin, di ba? Kahit anong darang na init na andiyan sa tipin, nasa loob, nakakayanan niya. Tapos yung mga nasa maliit na cage nila, nilalagyan nila ng box. Bihira naglalagay ng mga ano diyan, ng mga ahoy. Kalimitan box, mas hindi mas ano yung ano niyon. Yung lamig noon. Mas nakakapagbigay siya ng lamig kasi sila naman nasa ano, nasa damuhan o nasa lupa, kaya yung moisture niyo nakatapak sila dahil ma-moist nga sa Pilipinas, hindi ganun kainit. Nakikita natin humihinga dahil sa iba yung manok sa ibon, di ba? Ito, nakakaise na ganyan. Hindi ko alam kasi kung saan nakaposition yung ibunan mo. So, yun, isa. Doon sa loob na, nag-uusap na tayo sa loob na ibunan. Lagyan mo ng box dito. Labi hanggang dito, yung box. Para nagkakaroon siya ng shade. Hindi masyadong, ano, init. Kasi, lalo sa loob, kasi itong bakal, kapag uminit, mainit, mainit din siya. Ngayon, kasi nakita ko, kasi uso nga sa atin kahoy noon, kaya isa pa ang ginawa ko daw sa ibunan ko, may mga nakasabit akong ganito, pero meron akong flying pen, o yung flying cage, fly cage, yung mga nandoon, yung mga ibong ko, kahoy. Kahoy yung mga ano, hindi bakal. Kasi yung kahoy, katulad dito, kung nakita mo itong ibunan ko, kahoy yan eh. Pagdating na summer, hindi siya ganun kainit. Kaya ganito pinagawa ko, hindi ako nagpagawa ng puto yung mga ano, yung mga pot eh, bakal. Kasi oras na uminit ang init niyan, makakukulog yung ibon mo. Tapos bakal pa itong ganito, masasagap na ibon niya. So yun yung mga, ano, yun yung mga sa aking observasyon. Kasi just sa ganyan, nag-observe ako. Pagka nakita kong pangit, ano ko na ano, improve ako na improve. So yun, lagyan mo ng box. Hanggang dito, hanggang kahit mga ano lang, 1 point ng kulungan mo, malagyan mo, makulog mo siya. Sa araw na yun, yun pagdating ng gabi, i-ano mo lang yung ano, yung dito sa gilid para pumasok naman yung hangin sa kanya ng todo. So yun, sa loob ng ano na yun, nag-usap na tayo sa loob ng bahay yan. Tapos, pag nasa loob ng bahay, hindi ko alam kung nakakatulong yung ano, yung electric fan, kasi para sa akin, electric fan, pag mainit ang bahay mo, yun din ibubugan sa ibon mo. Lalo may stress yung ibon mo. Dahil yung binubugang hangin, parang heater. So, para sa akin, hindi, sa akin, nasa observation ko, ayoko ng electric fan. Dahil, lalo na't mainit ang loob ng bahay mo, kaya talagang maiirita lalo ibon mo. Nakabuka na yung pakpak, tapos ibubugan mo hangin, mainit eh, so lalo siya maiirita. So, sa loob ng bahay yan. So, anong ibibigay mo pa? Tapos, at least yung tubig. At least twice ka magpalit kasi umiinit. Umiinit sa ready ang tubig niyan. Lalo na lalagyanan mo. Nakikita ko mga plastic. Okay lang sana kung banga lalagyanan mo, hindi iinit sa banga yan. Yung mga paso. Pero dahil nga umiiwas tayo sa mga baktira, ang ginagamit natin yung mga plastic, madaling uminit yan. After 3 hours, pagbaslad mo, lalo na mainit, ipuwin mo yung tubig mo. Mainit yan. So, inumin ng tubig mo, ang ibon mo. Mainit na. So, lalo may stress ang ibon mo. Mainit na, inumin pa ng tubig ng ibon mo, warm. Hindi maganda, di ba? Kaya, tingnan mo yon. Rotation, kung kaya mo magpalit ng 3 beses sa isang araw, gawin natin. Para mahimasmasan yung ibon natin. Pangalawa, kaya nga dapat ang ibon, inakay pa lang, sinasanay mo na. Dapat inakay pa lang, pinapatas mo na siya ng tubig. Diba? Papatasin mo yung spray na, ano, yung spray bottle, katulad nito. Spray bottle, papatasin mo siya. Pero dapat, sa akin, nasa observation ko, para siligtas yung ibon mo kung saan mang ano, para dapat yung ibon mo sanay na pinapatas mo siya. So, ang nangyayari niyan, kapag ka ikaw merong ibon na nasa kulungan na breeder, pinatas mo dahil mainit, baka patayin yung anak niya. Kasi hindi siya sanay ng gano'n. Kaya sabi ko, inakay pa lang, at yun ang gagawin mong breeder, sanayin mo na siya na pinapatas mo siya pagka mainit. Kaya pagka siya nag-breed na, pag pinatas mo siya, alam niya na na yun ay kaya mo siya pinapatas dahil para sa mawala yung init niya. Kasi may masisela na ibon, baka may ma-tempohan ka na ibon na maselan sa pag-breed, binasa mo siya, nabasa yung ibon, yung kanyang kulungan, baka
alisin yung itlog niya, kaya patayin yung inakay niya. Kasi may mga ganung ibon. So, yun ang ano ha, sa loob to, sa loob ng bahay to, kung ano ma, kung nasa loob yung cage niya. So, tubig. Tapos, yung pagkain, medyo mahina silang kumain, lalo na pagka walang anak. Lalo na pagka walang anak, mahina silang kumain. Kaya ang i-sustain mo yung mga gulay sa kaputas. Yung katulad sinasabi ko sa vlog ko, ilix mo yung gulay at saka prutas kung ano yung alam mo na ano sa inyo na available, pero iwasan mo lang yung katulad ng lettuce, iwasan mo yan kasi dahil may ano siya, may ingredients yung enzyme na sinasabi nakakapagtain ng ibon niya pag sobra, ha? Yun ang ano kasi yung mga pechay, okay yan. Pero kung ako sa'yo, ang gamitin mo lang kasi marami na akong malunggay sa atin. Kung may makukuha ng kamalunggay na lang ilagay mo sa time ng heating o for everyday. Everyday na kinakain ng ibon mo. Ang gamitin mo, yung mga gulay, saka fresh water. At saka yung huwag kang bibili ng mumurahin na patuka. Kung talagang gusto mo mag-breed na maganda, yung premium ang bilhin mo. Sa summer, pa konti-konti lang. Kung may nakay, kung ano yung tamang pakain lang, huwag mo masyadong ibigay kasi pati inakay niya, ang gusto niya yung more on na fruits and vegetable. Hindi yung mga dry kasi yung seeds, dry yan eh. So ang gusto nila yung makakaginhawa sa katawan nila. Kaya yung importante, yung tubig mo papalitan mo twice or thrice a day. O kung may trabaho ka sa umaga, pagdating mo sa hapon, palitan mo ulit kasi maligam-gam na talaga ang tubig niya. Yun yung sa aking experience yun. Ngayon, kung talagang sobra init at wala kang pagkakataon na mapalitan ng dalawang beses o tatlong beses isang araw ang ano, meron akong magandang solusyon dyan. Kung meron kang ganito na mga cup, yan. Yan, di ba? Nakikita natin yan. Ang cup na yan. So, pag alam mo nang magsasummer na, mag-invest ka na sa ganito. Pwede mo na gamitin to hanggang hindi nasisira. Eh. Plastic naman yan. So, punuan mo siya ng tubig. Mga hanggang dito. Report. Punuan mo siya ng tubig. Takpan mo. Lagay mo sa freezer. Paglagay mo sa freezer, kung ilang meron kang aviary, ilang titak na meron kang breeder. Diba? Lagay mo sa freezer kung ilan ng ano mo, ilan ng breeder mo. At saka daw sa mga inakay mo. Daw sa mga inakay, sa malalaking kulungan, mas malaki dito. Okay, bumili ka ng ano, mas malaking lalagyanan. Lagay mo to. Lagay mo sa freezer, kinabukasan. Diba, yelo na yan. Anggalin mo yung top. Tapos, lagay mo sa ibunan mo. Maglagay ka lang ng isang bowl na ganito. Lagay mo siya dito, ayan. Tapos ilagay mo doon sa, ano mo, sa kulungan mo, lalo na daw sa may mga breeder mo, yung mga may inakay. Ang laking tulong nito. Bakit ito ang nilagay kong bowl? Yung ceramics na ganito. Kasi, yung lamig na ibibigay sa'yo nito, na may yelo, lalagay mo dito, lalamig din to. Tapos yung evaporation niya, magkakaroon ng moisture ngayon daw sa kulungan mo. Yun ang magbibigay ng lamig sa katawan ng ibon mo. Magdadapuan sila dito. Sa mga tabi niya, kaya nandiyan sila sa paligid. Diyan sila. Kasi sila pupunta kasi yung lamig nito ma-absorb nila. Yung evaporated yun ang magbibigay ng humid doon sa kulungan mo. Yung mag-evaporate nito tatanggal ng 4 na oras yan. So kung ilalagay mo ng 11, 12, 1, 2, 3, so until 3 o'clock meron ka nito. So may iinom pa nila yung tubig. Malinis yung tubig na ilalagay mo. May iinom pa nila yung tubig. Napakagandang ano nito. Napakagandang remedyo. Parang na naka-aircon ang ibon mo. Kaya ito ang ginagamit ko kasi bakit ka mo, madali nilang maiinuman, malilinis mo pa, pag nilagay mo sa freezer, ang dami mo ilalagay kasi may papatong-patong mo siya. Diba? So sana, kung magagawa mo to, malaking may tutulong sa ito. Ano na to? Prove na, na ginagamit ko yan. So yun, mapakahalaga nun. Yung isa nyo, o kaya yung mga ice candy, mga lalagyanan ng plastic na pang ice candy, kung wala kang ano, ihang mo, tapos lagyan mo ng nakahang yung ice candy mo, nakaganyan, tapos lagyan mo nito, butasan mo lang yung ice candy mo doon sa pinaka ilalim, tsaka doon sa panabi, ihang mong ganyan,
oras na natunaw na yon, magkikreate din ng lamig sa loob ng ano mo yun, ng kulungan mo, hanggang siyang gano'n, oras na tumulo yon, iinumin ang ibon mo yun. Tatayo ibon mo dito, iinumin nila yon, kasaan yung nakaano yung ano mo, yung size candy. Mahalaga yan. Di ba? Kaya nga, salamat. Yan ang sinasabi ko sa mga nag-iibon. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang magtanong doon sa mga matatagal na nag-iibon kasi marami na silang naiisip na pamamaraan dahil na-experience sila, gumagawa sila ng paraan dahil nga bed lover sila, mga bird lover sila, yan, mga budget. Siyempre, pera yan eh. Gagawa tayo ng paraan. So, gumastos ka na ng pera, titipirin mo, huwag na. Huwag ka na mag-iibon. Kasi oras sa tinipid mo yan, mamamatay lang yan. Katulad nga yan, no? Natural calamity yan sa mga ibon. Talaga nandiyan yung heat stroke. Kaya nga palaging sinasabi sa inyo, yung mga matatanda mag-iibon, keep your bird healthy. Huwag yung masyadong lagyan ng pagkain. I-diet ko sila, yun yung fruit and vegetable, kailangan yan. Katulad nga sa Pilipinas, marami ako nakikita mga gamot-gamot. Nasa inyo yan kung ano gagamitin nyo. Ako kasi natural way ako. Kaya lahat, wala akong oral na ibinibigay sa ibon ko, puro nasa labas, yung mga pang-mic. Kasi, kaya nga, ang inaano ko dito, walang diarrhea, walang one-eye cold. Hindi kami nakakaranas nyan. So ngayon, tag-init. Baka madali ka ng bulutong. Yung mga sinasabi nga chicken pox o bulutong sa ibon, ah, iwasan mo yan. Pag nakita mo na yung ibon mo na may ganon, ah, ibukod mo na agad. Tapos kung sino yung nando sa ibon na yon, obserbahan mo na. Hindi lang heat stroke o dehydration ang nakakamatay sa ibon sa atin. May bulutong din yan. Usong-uso sa mga manok yan. Baka may mga manok na pag-alaga-alaga sa ibunan mo at humawa ka, hindi mo alam na tapos may bulutong yun, maghugas ka ng kamay. Huwag kang pupunta agad sa ibunan niya. Isa sa na-observan ko yan, nung nasa Pilipinas ako, dyan uso mga bulutong. Kasi ako'y magmamanok din. Nagmamanok din ako dati, kaya alam ko yung mga ibang sakit ng manok. So yun, importante yan, sa loob yun. Yun yung may babahagi ko sa'yo at ako'y natutuwa at ako'y napili mo na mapagtanungan. Salamat, Reggie, ng TV. Yan ang sinasabi ko sa mag-iibong, huwag kayong mahiya. At yung mga matatagal mag-ibon, maaaring makatulong sa inyo yan. Ako noon, nung ako'y nag-ibon nasa Pilipinas, dumadayo po ako sa mga kapwa ko mag-ibon, yung matatanda breeder. Nagpupunta ako daw, minsan, lalo ikaw, tiga Batangas ka, baka marami kang mais. May gulay ka. Punta ka daw sa mga big time breeder, yung mga kilala mo, yung mga binilan mo ng ibon mo, punta ka daw, maglaga ka ng mais. O kuya, ito para sa ito. Diba? Tanong-tanong. Hindi naman suhol yun. Kumbaga parang ano mo lang sa kanya, parang bigay mo lang dahil may tatanong. Ganun. So, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Tama yung ginagawa mo. Salamat. Salamat ulit pat ako napili mo na pagtanungan yan. Sana natulungan kita. Sa labas naman, yun lang. Sinasabi ko sa'yo, diligan mo ng lupa. Lagyan mo rin ito ng yelo. Maganda yan. 100% may air ko ng ibon mo. Oo! Maliwala ka na. Kasi yun, matutuwa ibon mo. At siguro mga 90% kung talagang healthy ang ibon mo, hindi ka mamamatayan. 100% pag healthy ibon mo, meron ka nito, hindi ka mamamatayan. Huwag mo papatabay ng ibon mo kasi pagdating ng summer, yun ang problema. So yun, Reggie, salamat. At ako napili mo. Kamusta sa mga tiga Batangas? Marami akong tropa sa Batangas, sila kabayan, yung mga naging kasama ko dyan sa hotel. Sa Hotel Dusit Hotel Nico. Nagtrabaho ako dyan, nandiyan ako naging chef. So ngayon, yun, tapos na, yun lang may titip ko sa'yo, Reggie. Yung diet, sinasabi ko, tsaka yung yelo, yung proper ng tubig, yun, yung mga sinabi ko. Kung masusundan mo lang yun, itry mo. At sana makatulong ako sa'yo. Sana, nalulungkot ako na sinabi mo sa akin na matay mga ibon kasi nanakita ko yung premier mo. Ang gaganda ng ibon mo. Diba? Kumbaga ang ibon, kahit anong mutation yan. Kapag nadalihan ka na yan, malungkot talaga eh. Pero alam mo, yung pagkamatay ng ibon mo, kung talaga mag-iibon ka, lalo yung pupusirigihin. Dahil nga sa pagtatanong mo yan, alam ko na talagang mag-iibon ka.
dahil tinitingnan mo ako sa mapapabuti ibon mo. Saludo ako sa iyo. Tama yun. Dahil kahit anong hirap mo sa ibon mo, kung hindi mo alam pamamaraan kung paano ang gagawin mo, kung sa sarili mo lahat, at hindi talaga epektibo, hindi masama magtanong. Kaya nga sinasabi namin, hindi masama magtanong kung hindi naman masama ang gagawin mo. Kaya, so, shoutout ng malaki sa'yo, Team Reggie ng Batanga. So, ngayon, para naman sa yung pagkalungkot sa pagkamatay ng ibon mo, papakita ko sa'yo, magpapakita ako ng mga kulay ng ibon, kasi ako, bilang mag-ibon, pag nakakita ako ng magandang kulay, ngumingiti yung mata ko, parang nag-iiba yung aura ko. So, magpapakita ako sa'yo ng mga ibon at papakita ko sa'yo kung ano yung mga diferensya nito. So, kakainin ko ulit ang pipin ko, ha? Laki na, oh. Sino mga kulay yan? Kaya ako lang ang pinakita to, papakita ko sa inyo na ito spangle lang. Hindi ito spangle rainbow. Pero kakulay ko ng spangle rainbow. So, makikita nyo yung kulay niyan. Ayun o, nakita nyo yung marking to. Ayun o, may kulay puti ho siya sa ano niya, sa kanyang marking. So, ilalagay ko dito, ha. So, kakulay niya rin, Reggie. Kakulay niya rin. Oh, ito, mga kaibon, oh, kakulay niya rin. So, dalawa na. So, kasi, oh, ba't ko pinapakita to? Kasi, oh, pag nag-create kayo ng spangle, hindi mo lahat na yung kulay magkakapareho. Iba-iba yung klase spangle na makukuha nyo. Hindi mo kayo makakuha basta-basta na pare-pareho ganong kulay. Kaya, oh, sabi ko, ang rainbow, madaling makukuha mo kung anong gusto mong kulay. Pero pagdating sa spangle, hindi mo kayo makakuha sa isang hanakan na pare-pareho kulay. Iba-iba yung lalabas. Dalawa, swerte na nga ho kayo eh. Kulay may pangatlo pa. Oh. Diba ho? So, swerte na. Eh, paano pagka may pangapat? Diba ho? Ganyan din ang kulay. Ah, may pagkaano ito, may konting itimo. So, hindi ho ganun kaano, pero magkakalapit ho ng kulay. Paano kung may panlima? Halos kawangis lang, oh. Kahawig lang, pero ang kulay, oh, naandun pa rin. Diba? Spangle din yan. Paano kung may kaanim kayo? Ayun ang kulay, oh. Diba? So, bakit ko pinapakita sa inyo itong magkakapatid na to? Ayun o siya. Diba ako, magkakapatid ko yan, anim. Ayan o. Diba, nakita nyo? Anim, bakit ko pinapakita sa inyo? Kasi o, hindi o ganun kabilis na makakuha na sa isang salpakan sa isang mag-asawa na spangle, pare-pareho kulay nila. Dahil o, ang spangle, maaari mo kayo maglabas ng spangle blue, violet, yung mga may sinatawag natin turquoise, hindi mo magbibigay agad yung isang pares na puro spangle na halos magkakapareho ng kulay. So kasi nga, oh, yun yung in-explain ko sa inyo na from 1 to 5, nag-experiment ako, binalik ko sila doon sa mga dugo nila, para kung manok yan eh. Kasi oh, yung tandang na manok, kapag oh, yan ay pinaasawa nyo, diba, nagkaanak, tapos yung apo niya, ibalik mo, babalik ko doon sa kulay niya. Gabalik ko doon sa laki, babalik ko doon sa palo. Sabi ko sa inyo, nagmamanok ko din ako dati. So, yun ang, ano, yun ang pagkakaiba. Sa ibon, ganun din, no. Kaya lang, medyo matagal sa ibon dahil magkikreate kayo ng kulay nyo. Sa manok ko, ang palo, yung laki, ang kinukuha. Diba? Yung tamang size. Sa ibon, yung kulay, pagkasamahin yung kulay. Imagine nyo, ang nanay lang ho nyo is a double factor na white at saka turquoise na green, na yellow face. Pero nakita nyo, inilalabas. So, bakit ko ipinakita yun? Kasi, papakita ko sa inyo. Ito na. Diba, pinakita ko sa inyo noon yung ano ko? Yung spangle rainbow. Oh. Ayun o siya, oh. Kasama ko siya.
So ayan na. Magkatabi ko sila. Spangle rainbow. Ayun na yung spangle. Spangle lang mo siya. Ito spangle rainbow. Ayun na yung spangle. Ayun, tinan nyo yung marking. Magkaiba yung mga. Pero magkapareho ko sila ng kulay. Yung ba? Mas turquoise nga lang ho. Yung spangle rainbow. Tsaka mas golden face siya. Yan ang pagkakaiba ng spangle na ganyang kulay tsaka spangle rainbow. Ayun na, makikita nyo ang pagkakaano. Kao yung mga kapatid. Explain ko lang o, para kasi sabi ko nga sa inyo, maraming ano yung nutrition. Kaya pinakita ko sa inyo yung pagkakaiba. Iba-iba ho yung spangle. Yun na, may spangle rainbow, tsaka pinakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba pero magkakulay. Una-una, golden face. Clear wing. Yung isa, alas gray wing siya. Yung iba ko, debut. So, tsaka, treat sa ibon. Magtanim mo kayo. Kung kayong makapagtanim mo kayo sa bakuran nyo, doon ilagay ito sa medyo lilim. Hindi masyadong ano ng init, saka malamig o. Kaya makakabuhay mo kayo ng white millet. So, white millet to, ayan. Nakita nyo. Lagay nyo sa ibon nya, lalo sa mga yango. Kaya huwag kayong tumigil ng kung kaya nyo makatipid o pang-treat sa ibon nyo, makakaganda sa ibon nyo, gawin nyo. So, yun lang ho. Reggie, sana natulungan kita sa mga makakapanood dito, sa mga kaibong ko, sana makatulong, lalo na yung aircon na DIY, yung sinasabi, yung gawa natin na para makatulong sa ganda ng pakiramdam ng ibon natin sa ano ng tag-init. So yun lang, maraming salamat ulit. Salamat po sa nagsasubscribe, sa mga OFW. Sana nakakatulong din ako sa na doon sa expert na wala kayong ginagawa. Alam ko malakas ang home sick ako sa mga sa ibang bansa, lalo't na nag-iisa kayo. Sana nakakatulong ako, nawibigay sa panonood. Para lang naman tayo nag-uusap. Ngayon kung may mga comment kayo, sabihin nyo, parang mag-usap tayo. Katulad ni Reggie, mag-usap tayo Reggie ngayon. Para nag-uusap lang tayo, kung kaya mong gawin yung sinabi ko sa'yo, yan. Diba? Nagpapalitan tayo. Ng mga ako naman ay nagtatanong din. Katulad nun ng isang vlog ko, nagtatanong ako bakit ganyan, bakit ganon. So, meron naman nun nag-reply. Katulad nga ako kay Romel Aviary, pagka ako may problema, tinatanong ko yan, si Insan Romel. So, kaya ako nakapagpalitan din nung kami ng mga yung mga problema tungkol sa ibon. So, yan o. Tita, I love you, Kalore. Sa mga nagsasubscribe sa akin, salamat ulit. Sana dumami pa tayo, lalo na yung mag-iibon. Ako'y natutuwa pag may mga mag-iibon ako nakikita, lalo na sa mga kabataan. So, maraming salamat po at mag-iibon muli ako ng isang kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Salamat po.